Yan, good morning mga kababayan, mga kaibigan. Konting reaction lang or opinion regarding sa nalalapit na election this coming 2022 election. So, I believe na kukunti na ang magiging tangang botante ngayon. At kukunti na ang mga botanteng mabibili ng kung sino mang mga kakandidato na namimili ng boto, dahil sa tingin ko at base sa aking obserbasyon sa nakikita ko gamit ang social media sa panahon ngayon, nakikita ko mas nagiging matalino, mapanuri ang mga tao ngayon. Hindi sila basta nagbabase sa mga emosyon at sa mga nakikita lamang nila, kundi sa mga nararamdam at nararanasan nila. Yun ang aking pagkakaintindihan, kasi isa man o ako man ay isa sa may ganoong pakiramdam na nakakaintindi. At sa dito ang medyo mainit-init na syempre nagkaroon ng anniversary ang martial law, So way back siguro when I was in elementary and high school, pag sinabing martial law, maraming galit talaga sa Marcos. Base sa mga naririnig ko, sa mga hearsay, ganun, and then sa mga chismis, yeah, maraming galit. But nowadays, ito, I bet you, dun sa mga nanonood, try to look in the social media, any social media, na about Marcoses, and then talk about martial law. So makikita nyo, go there sa comment section. So makikita nyo kung gaano ka open-minded at kung gaano katalino ang mga tao ngayon. They are not basing on their emotions and opinion, syempre. They are basing kung ano yung nagawa ng Marcoses sa Pilipinas na hindi nagawa ng mga sumunod na administrasyon. Yun yung pagkakaintindi ko as a Filipino citizen here in Philippines. Pero yun, gumagamit ako ng parang nag-i-English-English ako dito. Pero sige, Tagalog na lang. Yun yung nakikita o nagagamit ng mga pasilidad ng tao ngayon na hindi naman pinrovide o ginawa ng dating mga nakaraang administrasyon, kung saan ay ito ay panahon pa ng mga Marcos. So, ang daming data na nagpapakita na yes, maybe, nag-English naman ako. Ayan, yes, maybe, sabihin natin maybe naging corrupt ng konti. Pagpalagay na, hindi naman naiiwasan yun kasi corruption is everywhere. Ang Marcoses, pero marami pa rin silang nagawa sa loob ng 20 years. Hindi natin pwedeng sabihin na impotent sila sa loob ng 20 years. We can never say na wala silang nagawa. Nakatunga nga lang sila na gumawa sila ng kahoy na tulay na napakatibay, inaabot ng 20 million for nothing. And then yun, boom, wala, di ba? Hindi ganun yung pinrovide nila . So, magaling ang mga Marcoses. For me, even martial law, hati naman ang perception ng tao sa martial law. May mga taong naka-experience ng violate their human rights. And then may mga tao namang nag-enjoy under martial law, which is mapayapa daw ang pamumuhay at maayos naman. And then, yun, sa darating na election, I expect na siguro 80% Marcos will be the next president of this country. Yes, I believe that. At balikan nyo itong video na to. Balikan nyo pag nanalo na si Marcos. Yun yung masasabi ko. And kung sino man magiging vice presidente niya, kung sino man. And well, good luck kung sino man po ang mananalo. But well, and again, Marcos pan ako. Pan ako hindi dahil sa mayaman or what sila. Pan ako dahil marami silang nagawa sa bansa at sa bayan na hindi pinapansin at iniintindi ng iba dahil they are on their emotion lang. So, puro emotion. Wala pong magagawa ang emotion. Intelligence are low when emotions are high. That's real talk. That's reality, man. And yun po, maraming salamat sa panonood and keep safe.
God bless everyone.